Ito po ang mga kapamilya, natuwa ang mga netizens sa mga ibinahaging litrato ni security guard at bayan patroller na si Rene Ogardo sa pagpapakain niya sa mga alagang pusa na sina Lomeng, Butcheng at Shanky. Nakasan kaya na po itong mga pangalan ng pusang ito. Lomeng, Butcheng at Shanky tuwing siya ay pumapasok sa trabaho. Kwento ni Rene, malaki ang utang na loob niya sa mga pusa dahil nasagip sila ng dati nilang alaga mula sa sunog dahil sa ginising nito ang kanyang amo. Mensahe niya sa publiko, minsan may mga tao na nagmamaltrato. Dapat huwag nilang ganyanin kasi may buhay din po yan. Isa din po sila sa nakakatulong sa atin at sa kalikasan. Kasama natin si Rene Ogardo, ang security guard na nagpapakain ng mga alagang pusa sa trabaho. Magandang umaga sa iyo, Rene. Good morning, Rene. Ay, unmute ka, Rene. Ayan. Ito na si Rene, no? Nagpapakain. Pagpakain ka ba ngayong umagang ito? Sir, opo, sir. Bago po ako nag-out kanina, binigyan ko silang pagkain po. Mm-hmm. Panggabi ka pala, Rene, no? So bago ka umuwi, pinakain mo na. So, ang tatlong pusang ito, si Lomeng, si Butcheng, at si Shanky, ay nasa opisina ninyo o doon sa opisina pinagtatrabuhan mo? Officer, nasa bangkita lang po talaga yan, sir. Kasi, ano po yun eh, passport po yung binabantayan ko po. So, nasa labas lang po yan sila, sir. Nasa labas lang pala itong mga ito, no? So, pero sir, hindi sila lumalayo doon sa dinadaanan mo. Talagang tuwi bang mag-out ka na, nadadaanan mo sila, hindi sila umaalis doon. Sir, hindi po, kasi doon na po sila lumaki. Kumbaga, parang feel at home na rin po sila doon sa store, sir. Pagkatapos silang kumain, tumatabi na po sila. Usually, pag ganitong araw, tulog po yan sila. Sa gabi, doon sila hyper, halos magdamag na yan sila nagising. Mm. So, panggabi ako, yun na nandun lang din yan sila sa mismong biranda ng store. Oo. At pag nagbabantay ka doon sa store, sila ay ano, nakikipaglaro sa'yo? Hindi naman, sir. Pag ganitong araw, tulog lang yan sila, sir. Tulog. Medyo gagala-gala lang sila ng kunti, mga papuntang parking, ganun. Pero pag gabi, doon yan sila nakikipagharutan sa minsan sa mga customer. Oo. Pero tatlo lang ba? Si Lomeng, si Butcheng at si Shanky? Wala na bang ibang dumaragdag? Sorry, sir? Tatlo lang ba sila? Tatlo lang talaga? Opo, sir. Kasi yung dalawa po yan, anak po yan ni Lomeng. Yun po yung dalawang anak na yan, ang nabuhay lang nung nanganak na ng ano, sunod-sunod na panganak, hindi na po namin nare-recover yung anak niya. Kaya mabuti po nung time na nag-viral sila, may mga nag-offer na ikapon. So, pinakapon ko na po si Lomeng para hindi na po siya manganak kasi hindi naman namin nare-recover na yung anak niya dahil nagaganap siya dun sa may katabing building namin. Oo. Ikaw pala ang nagpakapon din sa ano sa kanila. So parang ikaw na yung tumatayo ng amo nila. Yes, sir. Ako na rin yung nag-ano nun. Nung may nag-offer na ikapon, so pinakapon ko na po. Oo. Ikaw rin ba ang nagpangalan sa kanila, kay Lomeng, nanay nila, at saka kay Butcheng at Shanky? Opo, sir. Ikaw rin ang nagpangalan sa kanila. At pag tinatawag mo sila, lumidi ko naman sa sa'yo. Lomeng, Butcheng. Ay, yung pangalan nila. Very as of now, sir, inuwi ko na po dito sa bahay si Lomeng kasi noong kinapon siya, bali buntis na po yun. So ang nangyari, inabort. Imalaki po yung sugat sa tiyan. So na iniisip ko na baka kung sa bangkita lang ma-infection yung sugat niya, inuwi ko na lang. So kasama ko na po siya dito sa bahay si Lomeng. Yung dalawa na lang po nasa store. Ah, grabe pala yung pagmamahal mo sa kanila. No? So si Lomeng ngayon, ngayong umuwi ka, ngayong umaga, kasama mo sa bahay na umuwi si Lomeng. Opo, sir. As in, nandito na po siya sa bahay talaga. Para, as in,
Alaga mo na siya. Oh, ba't hindi mo pa i-adopt yung mga anak niya, si Butsing at si Shanky? Pagkaganyan yan kasi sir, ng mga malaki na sila, kailangan pang i-adjust pagdating dito sa bahay para kailangan ko pa silang ikulong kasi kung bibitawan ko kaagad sila dito sa bahay, baka may tendency na umalis dahil maniniba pa ni bagong environment yung gagalawan nila. Uh-oh. At least doon sa store, sanay naman na sila doon. Tsaka safe naman po sila doon. Uh-oh. So, ginayaan ko na lang muna sila doon. Ina-acknowledge naman po siya ng management doon sa store. Mabuti, cooperative din yung management, no? At saka yung mga taga-tao din sa store, siguro naging kaibigan na rin itong sina Loming, Butsing at Shanky. Oo, sir. Usually may mga customer nga po kami doon na pag hindi nila nakikita, hinahanap po, asan na yung mga alaga mo? Mga ganyan. Oo. Tapos yung may mga ibang area manager ngayon, na dating manager dun sa store na yun, pag napunta dun, hinahanap din naman po niya na ano, yung pusa kung nasaan. Oo. Talagang naging parte na siya ng store, no? Malaki daw ang utang na loob mo sa ano, sa mga pusa. Pwede bang ikwento mo itong pagkasakit sa iyo ng pagkasakit, no? Na masaktan dahil sa sunog, dahil sinagip ka ng mga pusa. Anong kwento ito? Actually, sir, since ano po yun, mga 2012 siguro yun, sir, mga ganun sa tanda ko. Wala kami pareho sa bahay ng misis ko. Tapos yung anak ko is natutulog na sa taas, parang pinaka-second floor namin. Yung isa kong anak, nag-inopen niya yung kalan. So hindi siya nagbukas, pero hindi siya nag-ignite, naka-open lang yung gasol. So di umaalingasaw na sa baba. Yung pusa ko na yon, na stray cat din po yon, umakyat doon sa taas. Parang sigaw siya ng sigaw, kinakalmot ng kinakalmot yung pinto. Oh. Hanggang sa magising yung anak ko. Mm. Paggising daw niya, nung pagbaba niya sa baba, yun na yung umaalingasaw na yung gasol. So, na-save kayo sa pagkakasunog dahil doon sa pusa na sabi mo stray cat din eh. So talagang ikaw na ang hero ng mga stray cats. Talagang, pero dahil naman sinave ka rin nila, no? Dahil so binabalik mo sa kanila yung pagmamalasakit na yan. Aside from Loming, Rene, meron pa bang mga alaga sa bahay? Opo sir, meron din po akong alaga dito. Kaso, isa na lang po ang natira kasi noong mga bandang 2016, ang pusa ko noon sir, 16 piraso. Wow, ang dami. Yes sir. Kaya lang po, nagkasakit yung iba, namatay. Ah. So, tapos may mga kapitbahay ako dito na naglagay sila ng laso ng para sa daga. Nakakain doon yung alaga ko. Yung iba yun na lason. Isa na lang nakasurvive. Oh. So, pero ano, sayang yung 16. No? Pero sobra yung pagmamahal mo. At naglalaan ka pa ng budget. Gusto kong tanungin, magkano ang budget na nilalaan mo sa kanila per day or per month? Actually, sir, isinusugal ko po yun yung 35 pesos kasi yung isang prito na isda, kasya naman po sila doon kasi dinudurog ko naman po yun tapos hinahalo sa kanin. Sa isang araw, yun po yung 35 pesos na budget nila sa ulam nila kasi sa gabi naman po, binibigyan naman po siya. Kaya lang hindi na sila masyado kumakain nga ng store product. Yun na binibilhan ko na lang talaga sila. Malaki din pala, no? 35 pesos times sir, 30. Oo, malaki-laki yun. Mahigit 1,000 yun sa isang buwan na meron kang nilalaan para sa mga sa pamilya, no? Sina Loming, Butsing at Shanky. Pero paano na lang kung may dumating pa, dumagdag pa, halimbawa, para sa hapunan or sa agahan, sa breakfast kanina, biglang may dumating, paano? Kasama, bibilhan mo sila ng pagkain? Hanapan mo sila ng pagkain? Ang ginagawa ko, sir, dinadamihan ko ng pagbibigay ng food
sa kanila. So hindi naman nauubos nila yun eh. So yung hindi nila nauubos, pagka may mga dumadaan doon ng mga ibang stray na aso, sila lang umuubos sa tira ng pagkain ni Gucci, ni Gucci at saka ni Chunky. Oh, parang alam na nila na ito ay amo nila nung tatlo at hindi namin ito papakialaman kasi sa kanila. Pero kung may matira, pwede kaming sumugod at kainin namin yung tira. No? Kaninang umaga, nagbabasa ako sa online, no? May mga nabibiling mga costume ng mga alagang pusa ngayong Kapasguan. Naisip mo ba nabihisan sila ng something na parang Christmassy ngayong Pasko? Actually, mayroon na po akong binili. Ah, meron na? Talaga naman, meron na pala. Nitong month na to is pang 2 years old ni Bocing. Ah, 2 years old. Opo, pang 2 years old na po nila yan. So, sabi ko, pagka magkaroon na ng maluwag na oras ng sa Storkulano sa gabi, kasi wala naman na masyadong tao, doon ko sila susuta ng costume, titinan ko kung ano ang magiging reaction. Oo, at pwede rin i-post sa social media at tingnan natin ang mga reaction ng mga tao kung naka-costume itong tatlong pusa na sila Lomeng, Butcheng at Shanky, no? Oo. Ikaw ba, anong plano sa Pasko? Meron bang handaan? Tapos meron bang special na meals para sa mga pusa na pinapakain mo araw-araw? Usually, pinaka-special lang naman sa kanila yung pagkain na isda. Parang ganun lang. Kasi karting, di naman sila masyado kumakain talaga. Uh-oh. Isda naman talaga yung pinaka-special na food nila. Yun lang po talaga bibigay ko sa kanila. So ano, pag isda na instead of regular na fish, ito medyo relienong isda. Pero special yung pagkakaluto, merong tomato sauce. Ganun ba? O hindi naman, talagang wala na sa ganun. Sobrang na yun. Yun lang, mostly prito, yan lang talaga prito, paksiw. Oo. Pag wala na po ako talagang dala, may tindahan doon sa side namin na may tindang sardinas, ipinangungutang ko pa nga pa yan sila para lang may ulam. Ay, nako, talagang kakaiba ang pagmamahal mo sa kanila, no? Rene, ngayong usap ka namin at ngayong magpapasko na, 4 days na lang bago magpasko, anong mga mensahe mo sa mga kapwa mo nagmamahal, sa mga hayop, at mensahe mo na rin para dun sa mga hindi nagmamahal sa mga hayop? Okay. Actually, sir, lagi ko po yung sinasabi sa kanila na sana lalo na po doon sa ano sir sa mga katulad namin na fast food, may mga pagkain po na mga natitira, yung mga lalalaps, kung pwede nga lang sana kumbaga makausap po sila na imbis na itapon, ipakain na lang sana doon sa mga stray dog or cat. Kisa naman na itatapon lang, sayang naman po. Kumbaga kung gaano nila kamahal yung anak nila, dapat ganun din sana ang trato nila sa mga hayop kasi hindi nila alam yun, sir, na nakakatulong yun. Sa akin kasi sa part ko, sir, yun nga, sabi ko nga na may utang na loob ko yun sa kanila kasi maliban doon sa nasagip yung bahay ko sa pagkasunog, mayroon din mga... May isang bagay din po, sir, na parang naramdaman ko na dahil dun sa pusa na yon, parang gumaling yung nararamdaman ko. Oo. Meron pa silang mga ganun eh, parang nakakatulong sa atin. Nakapagpapasaya naman sa atin talaga mga alaga natin eh. Yes, nakakagaan, nakakatanggal ng stress, di ba rin eh? Opo, sir. Sa maliman doon, kumbaga, sabi ko, yung mga miracle na yon, sa akin na lang siguro yun. Doon sa mga hindi naniniwala, ano na nila yun? Problema na nila yun. Basta sa akin. Sa akin, may mga pinakitang milagro. May mga pinakitang milagro. Naniniwala talaga ako doon sa alaga ko na may naitulong sa pamilya ko, sa akin mismo. Actually, may kasabi nga ng gano'n eh. Parang sinasagip ka sa pagkakasakit ng mga alaga mo. Pero kanya-kanyang paniniwala yan, Rene. Yes, sir. Opo. Maraming salamat sa iyo, Rene, sa pagkikwento mo sa amin ang nakakatuwang kwentong ito. Tamang-tama sa Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan po ay pagbibigayan, no? At hindi lang pagbibigayan,
sa ating kapwa, kundi pati po kapwa, kapamilya, tao, kundi pati po sa ating mga alagang hayop din. No? Maligayang Pasko sa iyo, Rene Ogardo. Maligayang Pasko din po sa inyo, sir. Maraming salamat din po sa pag-invite.